Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, I don't think so if naririnig niyo ako, but I hope naririnig niyo kasi may chase na ako. So, for today's video, ayun, ang tagal-tagal ko lang hindi nag-vlog. Kasi nga, ayun, medyo tamad ako mag-content. And, ayun, eh, itong ano naman na to, itong video na to, to record this journey, hold this journey, because this time is my favorite and be amazing year for us. Kasi we are planning to build a new house. So, we're planning to have a Pag-ibig housing construction loan. And nilalatag na namin lahat ng mga papers. So, we already have housing application loan. Yan. Downloadable to sa Google. So, sa Pag-ibig website, downloadable to. And nag-print na ako ng mga limang piraso. Ang gagawin kasi namin, since si Daddy yung ano, yung provider, yung pinaka main provider namin, dahil siya lang yung locally employed, and ako kasi business ang hawak ko and freelancer, so hindi pa kasi medyo required si freelancing. If we don't have to worry kasi yung business namin is meron na siyang mga documents na syempre nag-research din ako all throughout regarding to that, kung paano maisasama yung basic salary ni Daddy and yung business namin, since yung business namin is nakapangalan sa kanya. So ayun, so ang documents lang naman para sa mga may business, kahit online pa yan guys, ang kailangan nyo lang is accountant na mag-iisa sa inyo ng ITR or income tax return, and AFS or financial statement. So, ito yun guys. Ganito kakapal. Yan o. Yan yung mga ano namin. So, syempre hindi ko na ipapakita ha. Ayan. And mga ATR namin. Ito yung financial statement. So, may ang hinihingi pala ni Pag-ibig na documents for mga business owners at yung mga ITR is yung my document stamp like this. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, ganyan yung stamp niyan. So, yan. So, reminder lang, kung ano, hindi kayo masyadong familiar sa income tax return. So, kung business owner kayo, di ba? Syempre, ayaw naman natin magbayad ng tax kung maliit lang naman yung kinikita natin. You don't have to worry that, guys. Kasi, with regards to income tax naman, below 250,000 ang kinikita mo yearly is wala ka pang tax. So, yung mga above 250,000, yun na yung magkakaroon ng tax. So, kung maliit lang naman yung kinikita mo yearly or buwan, kada buwan, eh, okay lang naman yun. Wala na kayong poproblemahin sa tax fee. Pero, syempre, kapag dumating naman yung panahon na ano, di ba, mapapalago mo naman agad yan. So, magkakaroon na tayo ng tax. Kaya tayo, kailangan natin ma-i-register yung business natin para maging legit na rin naman tayo. So, yung mga documents naman. So, ayun, kailangan din ng DTI certificate para dun sa mga business owner. Kailangan naka-registered na kayo sa DTI, guys. And, ito yung list. Ito yung list ng requirements. I-pipin ko na lang sa screen, guys. Ayan. Ito na yung kita nyo. Atakpan ko na lang yung mukha ko. Ayan. Tapos, ito. Basahin ko na lang.
Yan yung mga kailangan. Yung housing loan application, ito yun, yung housing loan application. Ito yung mga basic requirements na kailangan lang ha. With recent ID photo nung borrower and co-borrower. So, kailangan natin ng co-borrower. Kasi just in case na hindi kaya ng income natin or ng budget natin, nung yung gross income natin doon sa nilo-load, sa amount na nilo-loan natin is mapoprovide ni co-borrower. So, yung next naman is yung proof of income. Tapos, yun na nga. Nandito yun sa back. Nakalista yun dito. Yung proof of income, yun na yung payslip. O kaya kapag ano naman, sa mga business owner, yun nga yung ITR and yung audited financial statement na may DTI registration and permit with DTI permit. So, next naman is yung transfer certificate, which is ito yung minsan na kadalasan na tinatanong ng iba, na tinanong ko din sa ibang vlogger, na wala rin silang naisagot. So, yes, yun sa transfer certificate of title, yun yung mismong tawag dito, pinagpapopisan ako ng malagkit. Nilalangisan ako. Balik tayo. So, yun yung titulo mismo nung lupa. Kung housing construction lang yung ano guys, yung i-avail nyo na loan kay Pag-ibig. So, kailangan may titulo na yung lupa. And tapos syempre, hindi kayo makakapag loan kung wala kayong titulo. Kasi, hindi pwede yung tax declaration lang, guys. Yun din ang inaano ko kasi ang sabi kasi dito requirements din yung updated tax declaration, pero one of the requirements lang siya, iba pa yung requirements na titulo mismo. So kailangan yung mag-provide mismo ng titulo na nakapangalan sa inyo o sa co-borrower mo. So ngayon kapag wala ka pa, you have to provide it ASAP kasi nga para may running time lang daw ata si Pag-ibig. So, I suggest to you all guys na bago kayo mag-apply, just like us, bago kami mag-a-apply kay Pag-ibig, though hindi pa naman kami nag-a-apply, meron, piniprepare pa lang namin yung mga documents na kailangan. So, bago kami mag-apply ng loan kay Pag-ibig, ipoprovide muna namin yung mga document needed para at least less hassle and mabilis lang yung proseso dahil ayoko din mag-impay ng matagal. So, ayun. Next, yung updated tax declaration nga. Then, yung building plans or specification with bill of materials duly signed by the licensed civil engineer or architect. And also, the vicinity map and sketch of the property. So, makukuha nyo to sa engineer or sa architect nyo. So, ngayon, ang gagawin kasi namin, we decided na mag-hire na lang ng contractor. Kasi, yung contractor na nag-a-assess din ng Pag-ibig loan. Kasi, naisip ko kasi kung magsasarili kami and hindi rin, tapos magpapadesign kami and ganun din naman yung mangyayari, why not na lang na i-hire na, magkuha na lang kami ng contractor na merong engineer na kompleto na hindi na ako maghahanap o sasakit yung ulo ko, umistress ako sa mga bagay-bagay dahil ayoko ng ganun. So, ayun. Meron na silang electric engineer, civil engineer and plumbing, and yun, sila nang bahala doon. Meron na kaming nakausap, pero hindi ko muna siya ipipin dito. Ipipin ko na lang siya kapag alam kong okay siya. Pero so far sa usapan namin, napakaganda and smooth ng transaction namin. So, kapag na medyo na ano na namin siya nagamit. Kapag na ano na namin siya na ako yun na ni-apply na namin siya dun sa gagawin namin bahay, i-introduce na namin sila sa inyo para naman at least, 'di ba? Meron kayong tawag dito. Alam niyo rin kung saan niyo sila mako-contact dahil
Dahil ano, so far sa mga sa lahat na nakausap ko, sila yung maayos and legit talaga. So mahirap kasi maghanap ngayon ng contractor na legit dahil sobrang dami na ngayon ng manloloko. And sobrang dami na ngayon ng mga scammer na pag-ubayarin ka muna, ganyan. Pero sa kanila, bibigyan ka muna nila ng introductory and kung magkano yung ideal amount based on your prepared design, ganyan. So, magde-design pa rin naman kayo kung ano yung idea nyo. So, ayun. Tapos, i-ano na lang nila yun, i-sketch na lang nila, then magpo-provide na lang sila ng blueprint once nakabahay na kayo. So, yun na lang muna yung mga basic requirements na kailangan namin i-provide. So, ngayon kasi medyo nagkakaroon ng problema sa lupa dahil hindi pa siya fully paid. So, yung mga katulad namin na hindi pa siya fully paid, bayaran nyo muna yung lupa nyo, guys. Bayaran nyo muna para kasi yung titulo nun, kailangan nyo siyang makuha on the day na mag-a-apply na kayo kay Pag-ibig dahil yun yung gagawin yung collateral kay Pag-ibig para mapahiram nila kayo ng ganung amount, yung desired amount ninyo. So, yun lang guys. Ito lang itong video na to. So, I just want to have little introduction to our new journey. And sana talaga. Sana, hopefully, within this year, ang target namin is within this year, makuha na yung titulo ng bahay and mabayaran na siya ng buo. So, yes. So, iyon. Looking forward to see you all, guys. Sooner or later to and to continue this vlog. Nabubulong na ako. To continue this vlog. Thank you, guys. Thank you.